Hello guys, welcome sa YouTube channel ko. Ngayon po may ituturo ako sa inyo panibagong kaalaman pagdating sa makina. So bali may ginawa ako dun na motor, Mio Sporty. Ngayon bibigyan ko kayo ng tips bakit nagkakaganoon yung mga motor natin na tatap overhaul. So bago natin umpisahan, alamin kung ano naging dahilan. At shout out nga pala sa mga tropa natin diyan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong kaalaman pagdating sa makina. So alamin na natin kung anong dahilan bakit natap overhaul yung Mio Sporty. Tara! Subukan na, tingnan natin. Ayan po, yung JD rin ginawa ko, general overhaul po yan. Surprise, ha? Surprise. Ayan na po. Surprise. Taran! Ayan po. Nakita nyo yan? Hindi lang isa, hindi dalawa, hindi tatlong bisis na tuyuan ng langis. Ang piston, itsura niya. Tingnan nyo, guys. Yan ang mga dahilan pag once na wala na kayong langis sa makina. Laging tatandaan. 15 days or 1 month change oil na agad para hindi maging ganito ang makina nyo. So ang mga pyesa na po niya nandun na po sa loob. Titingnan nyo ang mga damage po. Itong GD, overhaul ko po siya. Pinalitan ko ng bago na kicker, axle, clutch botch, clutch lining, main bearing sa clutch housing. So okay na siya. Inaantay ko na lang yung kicker niya, yung pedal niya wala pa, in-order pa sa Lazada. Ayan po ang mga pyesa ng ating Mio Sporty. So tingnan nyo po ang mga damage niya, no? Ayan. Tingnan po nyo yung rocker arm niya. Bawas na bawas, tuyong tuyo, walang kalangis-langis at napakarumi. So guys, huwag nyo na pang balakin na hindi kayo mag-change oil 15 days to 1 month, ano? Para hindi magkaganito yung pyesa nyo. Masakit po to sa bulsa. Ito po ang pangalawa. Ganun rin ang itsura nya. Ito ang pinakamasaklap, guys. Yung camshaft nya. Walang kukurap, ha? Tingnan mo yan, guys, oh, ang bearing. Wala na mga bulitas. Yan, oh. Tingnan mo yung camnos niya, ang camshaft niya, oh. Talagang bawas na bawas, ha? Mga ilang degree yung nawala. So, bibili siya ng ganitong buo. Pina-order ko na siya. Sayang ng stock, ano, pag nasira.
bibili ka na lang kung wala kang budget. Magre-replacement ka na lang po ano. Kasi yun lang ang kaya natin sa bulsa. So, hindi na stock yung ating pyesa. Yung black niya, guys. Ayan, oh. Ayan. Hanggang dulo, ang guhit niyan. Taas, baba. Ayan, oh. So, yung linagyan ko siya ng langis, pina-start ko siya, ayaw talaga niyang umandar. Kasi nga, yung pinaka-cover ng ating mga bulitas, nawala. Kumalso siya dito sa ating barbula. Bukang-buka yung ating barbula. Ayan. Gumanya ang itsura, guys, ng ating barbola. May kumalso. Ayan, no, may tama siya. Diyan kumalso yung nabawas sa camshaft. So, payo ko lang, mga guys, ano. Huwag naman natin pababayaan yung ating motor sa pagdating sa langis. Kasi napaka-importante rin ng langis sa ating motor. Kan, dilalaga kan. Ay, tsura ng kamay ko mga load eh. Mga guys, oh, dito lang ako naghawak sa ating block at head at camshaft. Wala nang lubricant, walang dulas, napakarumi. So overuse po ang ibig sabihin yan. Matagal mag-chainsawil hanggang sa natuyuan na lang. So yung connecting rod, yung connecting rod niya okay po, walang problema, okay pa. Pag mga sa Mio Sporty kasi, pag mga branded yung connecting rod, hindi basta basta bumibigay, pantaas lang. Wala siyang alog, wala siyang alog taas baba. Yung dimension din niya tiningnan ko, okay naman. Guys, yun lang yung gusto ko ipakita sa inyo. Ibigay ko na idea sa inyo pagdating sa makina. Alaga lang lagi sa langis, ano, para hindi magkaganon yung tsura ng ating mga makina. Kahit anong brand po na motor, kailangan natin alagaan sa langis. So, once again, maraming salamat po. Pretty lies, look me in the face, tell me that you